Ngumisi pa si Britney nang makita niya si Renz na titig na titig na. Sa kanyang mga matay may kislap pa ng pag-ibig sa mata nito. Nagtataka lang talaga siya na hindi yun maamin ng kanyang amo. Ilang beses na rin niyang pinayuhan ito pero nagmamatigas pa rin siya. Tingnan niyo sir, parang instant celebrity ng asawa niyo doon oh. Bilib na bilib sa kanya yung mga taong nakapalibot. Napaiwas na ng tingin dito si Renz. Hindi pinansin ang huling tinura ni Britney. Anong paki niya? Alam niyang dahilan kung bakit kasama nila si Dominic Argente. At nang dahil yon sa project, hindi ba't si Mr. Argente yon? Nandito ba si Mrs. Almeda dahil sa building tower na project? Stop calling her Mrs. Almeda, Britney. May makarinig sa'yo ibang tao. Tawagin mo na lang siya sa pangalan niya. Maliwanag ba? Sir, wala namang ibang tao sa atin dito bukod sa atin sa mga huwag ka ng mga tuwiran. Sundin mong gusto ko. Sir, alam kong nararamdaman mo. Hindi mo kailangang ilihim. Mapangasar pa nitong tinapik ang amo sa isang balikat niya. Magalit na binitawan ni Renz ang golf club na kagad naman pinulot ni Britney. Sir, ayaw mo na ba maglaro? Pack them now. Bumalik na tayo sa office. Wala na ako sa mood. Nagkukumahog na pinulot yun ni Britney. Binalik na sa golf bag at napapahiyang yumukod sa mga staff ng golf course na lumapit na bilang paghingi niya doon ng pasensya. Sir, sandali. Hintayin niyo ako. Hinabol na ni Brit ng amo hindi na maipintang itsura ng mukha. Tinanggal pa nito ang cap. Ginulo ang buhok na nabasa ng pawis. Ngayon niya lang na-realize ang ibang mga katangian ng asawa na hindi niya alam kung kailan. Ilang hakbang na lang at matatapos ng ugnayan ng kasal nila. Siguro kung noon niya pa naisip na kilalanin ng asawa. Baka hindi naging huli sa kanila ang lahat. Aminin mo na sir, na simpleng talintado talaga si Mrs. Almeda. Patuloy ni Britney na pilit sinasabayan ang hakbang ng kanyang amo. Maganda rin siya, matalino. Shut up your mouth, Britney. Alam niya na madalas lumalabas ang kapatid niya si Margarita upang maglaro ng golf. Bumubuntot nito si Althea pero madalas na reklamo ng kapatid niya hindi raw marunong ang asawa niya. Kahit na anong turo ang gawin niya. Kaya nagtataka siya kung sana naman ito natutong maglaro noon. Napuno ng pagdududa ang puso ni Renz. Marami pa talaga siyang hindi alam sa pagkatao ng babae. Bagay na ayaw na rin naman niyang tuklasin pa. Para saan pa? Masyado ka namang obvious, sir. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo nang ituloy ang... Anong sabi ko sa'yo kanina, Britney? Manahimik, sir. Muling nagpatuloy sa paghakbang si Renz. Madadaanan nila banda ang pwesto ni na Althea pero wala siyang planong tumigil at pansinin ito. Nakailang kurap ng mata si Althea. Nakita niya kasi si Renz na palapit sa kanilang banda. Hindi niya sukat akalain na makikita dito ang asawa. Naalala niya bigla ang itsura niya. Kung kanina naging okay na sa kanya ang suot, ngayon ay bigla na namang na-conscious. Wala sa sariling hinila na naman niya ang laylay na skirt na para bang kapag ginawa niya yon, ito ay mag-expand ang haba. Pawisan ang mukha ni Renz, maging siya dahil sa tumitinding sikat ng araw. Malapad nang ngumiti si Althea. Ngunit pag-ikot niya ay kagad na nakita si Mr. Agente na kanina pa siya kinakausap. Hindi niya lang naririnig dahil nakabaling ang atensyon sa papalapit na si Renz. You have a great talent, Althea. Isa kang malaking asset sa kumpanya. Kung bibigyan kita ng pagkakataon na maging isa sa mga employee ko, tatanggapin mo ba? Tataasan ko sweldo mo. What do you think? Tuyo ang lalamunang natawa si Althea. Naalala niya ang offer noon ni Renz. Tinanggihan niya yon at yun din ang gagawin niya kay Mr. Agente. Gaano man kalaki ng offer ng ibang kumpanya sa kanya, never niyang iiwan si Kenzo. Hindi niya ito tatraydorin. No thanks, Mr. Agente. Loyal ako sa Marquez Designs. Sagot ni Althea, tumawa pa. Oo na, ang hirap mong nakawin at angkinin. Tuluyan ang naitsapwera si Ruby na kanina pa nakatayo sa gilid ni Althea. Base sa mukha nito ay hindi na niya nagugustuhan ang nangyayari. Tutok na tutok ang atensyon ni Mr. Agente kay Thea. Nagmukha tuloy siyang alalay ni Althea na hinihintay itong matapos. Hindi naman nakatakas kay Althea ang mukha ni Ruby na lihim niyang pinagdiwang. Masarap talaga sa pakiramdam ang ganti kapag pinaghirapan. Mas daman niya ang sakit noon. Taliwas dito ang inaasahang result ni Ruby. Ang akala niya'y magagawa niyang ipahiya si Althea.
at i-take over niya ang credit nito. Mali siya. Hindi yun ang nangyari. Literal na nagustuhan ni Dominic ito. Narinig pa niyang inalok ito ng lumipat ng trabaho under ng lalaki. Althea, pwede tayong mag-usap? Kuha ni Rubin attention ni Althea, pero muling nasapawan. Pwede ba kitang maging golf buddy? I mean, kapag gusto ko maglaro dito, pwede bang samahan mo ko? Chak na mag-enjoy tayo. Let me think about it, Mr. Agente. Kung hindi naman ako busy at wala akong trabaho, why not? Nagawa pa ni Althea na magbigay ng calling card niya sa lalaki na mas ikinagalit ni Ruby dito. Patuloy na nagsasalita ang babae na patuloy lang din ni Deadman ni Althea. Sinadya niya yun para ipakita dito na hindi dapat siya kinakalaban. Hindi na rin nagawang ipamalas ni Ruby ang talent niya sa paglalaro ng golf dahil matapos na makita ni Dominic ang paraan ng paglalaro ni Althea, ay nag-aya na itong muling sumilong para pag-usapan ang pinunta nilang project. Sabay na naglakad si Dominic at Althea. Naikinakuyom na yun ang mariin ni Ruby. Asar na asar dito. Humanda ka sa akin, Althea. Padabog na binagsak ni Ruby ang mga paa sa damong inaapakan. Halos lumubog ng mga paa niya. Kung kanina wala siyang pakialam at si Althea ang pinapain niya. Pero nang makita niya kung paano mag-react si Mr. Agente, parang gusto niya siyang i-acknowledge nito. Siya rin kasi ang leader at paniguradong si Althea ang babanggitin ni Dominic. Oras na makausap nito si Kenzo. Nang makapahinga na sila'y muling binuksan ni Althea ang usapan ng project at nilatag yon. Magandang mga plano niyo at design. Hindi ibibigay yan sa inyo na Salmeda Holdings pero sa tingin ko, masyadong bago pang company niyo para magtiwala at mag-invest ako ng malaking halaga ng pera. Nangunot ang noon ni Althea. Ang buong akala niya'y settle ng lahat. Kaunting pahapyaw na lang ang gagawin niya at pipirma na to. Hindi niya tuloy alam ang sasabihin. Hindi niya pa mahagilap kung saan pumunta si Ruby. Mr. Agente, naintindihan kong point mo at ang worries mo but if you could give me time, I can explain some of the details of it. Talaga? Kahit alam mo sa huli, maaring tanggihan ko pa rin? Tumango lang si Althea, kabado na. Si Ruby dapat ang gumagawa nito eh, since siyang leader nila. Sige, bibigyan kita ng oras na mag-explain. Wika ni Dominic na umayos na upo. Kung tutuusin, na-impress na si Dominic sa kakayahan ni Althea. Gusto lang niya subukan ng haba ng pasensya nito at kung ano ang other plans nito sa oras na tanggihan niyang inaalok na project. Sinimulan na ni Althea ang ayusin munang itsura. Inilabas sa mga papers na kailangan niya sa pag-explain, particular ng actual drawing ng design ng building na nagawang dalhin niya. Pakinggan mo itong sasabihin ko, Mr. Agente, dahil importante ito. And explain ni Althea ang plano nila at kung anong pagkakaiba ng design na gagawin ng Marquez Designs para sa project ng Salmeda Holdings. Pinakinggang mabuti yun ni Dominic kahit agaw pansin sa mga mata niya ang tumatagaktak sa pawis sa mukha ni Althea. Kaya niyang gawin yun? Yes, Mr. Agente, sa tulong ng Silva Corporation. Sisiguruhin namin na sure na mamimit ang expectation ng bawat investors. Tumangutang-ula lang ang lalaki. Medyo nakukumbinsi. Ang linaw ng paliwanag ni Thea. Hindi siya nahirapang sundan ng mga sinabi nito. Tingnan niyo mabuti ang design, kung anong nandito sa design at plano nito rin nasusundin ng Silva Corporation. Napatanong na lang si Ruby kung paano nagawa ni Althea na dalhin ang folder ng designs. Kanina pa siya sa gilid, lihim na nagmamasid. Hindi niya naisip na dalhin yon para magamit pang kumbinsi kay Dominic Argente. Naisip ni Ruby na kaya naman pala itong piniling leader ni Kenzo ay may ibubugang babaeng diskarte. Yun nga lang, hindi pa rin siya bilib dito. Alam niya na mas deserve niya na mas maging leader. Labis na humahangang umangat ng paningin ni Dominic sa mukha ni Althea. Napansin naman kagad yun ang babae. Pinunasan ni Thea ng hawak na tisyong mukha niya. Init na siya dahil sa alinsangan ng ihip ng hangin. Nakikita ni Dominic ang drawing, pero para sa mga mata niya normal lang ito, walang kakaiba. Isipin niyo na lang, Mr. Agente, na magiging bahagi kayo ng mataas na building na magiging tanyag dito sa lugar ilang taon na lang. I mean, may contribution ka. Soon magiging landmark na lugar na to yun. Hindi ba nakaka-proud yun? O sige, pag-iisipan ko mabuti. Tumayo na si Mr. Agente. Ang buong akala ni Althea ay tapos ng usap nila ngunit nagulat siya sa sunod nitong sinabi sa kanya. Maghanap tayo ng lugar kung saan ay mas komportable tayo mag-uusap, Althea. Inilihad pa ni Mr. Agente ang kamay kay Althea na walang ngiming tinanggap naman ng babae. Kahit pa may pag-aanilangan siyang gawin ito. Magpapadala na lang siya sa agos ng pangyayari. Nilisan nilang spot na yon.
Hinayaan pa ni Altea na igiya siya ng lalaki. Hindi na naisip ni Altea si Ruby na abot langit ng galit sa kanya. Ha! Abatang feeling niya naman. Siya ba ang leader? Talagang hindi niya ako sinali. Eh di siya na magaling. Nag-init pang ulo ni Ruby nang makitang pumasok ang dalawa sa VIP lounge ng golf course. Ilang beses na sinubukan niyang ihakbang ang mga patabulin sila. Pero nag-alinlangan siyang gawin iyon dahil baka mabulilyaso pang plano nito o hindi kaya mapahiya lang siya. Tumindi pa ang galit ni Ruby nang ilang minuto na nakakalipas ay hindi pa rin sila lumalabas. Kadiri na talagang Altea na yun. Ginagamit na yata ang katawan niya para lang pumayag si Mr. Agente sa proyekto. Inihahain na niya sarili. Ang hindi alam ni Ruby ay uminom lang ang dalawa ng fresh buko juice sa loob upang mapawing uhaw. Nagpalamig sa aircon ng lugar at patuloy na nag-usap patungkol sa proyekto nila. Maraming salamat Mr. Agente sa pagbibigay mo ng chance na maging parte ng malaking project na to. Walang anuman, napahanga mo ko sa kakayahan mo. Na-convince mo talaga ako. Ayaw ko na nga sana eh. Kamot pa nito sa ulo, namumulang mukhang tumawa si Altea. First time niyang lumahok sa ganito at hindi naman nabigo. Nagbunga ang pagtitiis niya at hirap. Wala nang bawian Mr. Agente ha, pumirma ka na. Magiging breach of contract na yan. Pagbibiro ni Altea ang kinatawa ng mahina ni Dominic. Nagkukumahog na lumapit si Ruby sa kanila nang lumabas na sila ni Mr. Agente. Salamat Ruby, good job. Nag-enjoy kong panoorin si Altea maglaro ng golf. Show me your skills about playing golf in our next meeting. Hindi na nagawang makaimik ni Ruby nang tapikin na siya ni Dominic sa balikat at sa kalagpasan. Sa halip na matuway parang insulto pa doon si Ruby. Hindi niya gusto na parang siyang naging tau-tauhan ni Altea at ito ang naging leader. Naitsapwerang effort niyang sirain ang imahin ni Altea. Sa halip ay must no boost pa to. Anong nangyari sa pag-uusap niyo Altea? Pigil ang galit na tanong ni Ruby. Gusto na niya sumabog. Ayos na, na-close ko na yung deal. Sa halip na matuwa si Ruby gumapang panggalit niya kay Altea. Feeling niya ay nayurakan itong pagkatao niya. Akala pa naman niya ay magiging katawa-tawa ito. Ang hindi niya alam ay may baon pala tong bala. Dumilim pa ang mukha niya at hindi yan nakaligtas. Sa paningin ni Altea, ipinagkibit lang yun ni Altea. Hindi na pinansin para hindi na lumaki. Ang galing mo Altea, anong klaseng diskarteng ginawa mo? Napawi ng ngiti ni Altea ibang dating nun sa kanya. Siya na nga ang tinulungan niya, bakit parang siya pang nagkamali? Anong gusto mong palabasin Ruby? Hindi ka pa rin masaya na okay ng lakad natin? Eh kanina, kulang na lang ibugaw mo ko sa kanya. Hindi napigil ang isagot ni Altea. Diba? Sinadya mo pang ang gawing kulang sa talang uniform ko. Akala mo hindi ko napansin? And so, effective naman hindi ba? Nadaan mo sa katawan para makumbins siya sa project. Alam mo, hindi ko mag-gets ang takbo ng utak mo. Ano bang gusto mo? Ayaw mo bang makuha natin ang approval niya? Bakit ganyan ang reaction mo? Akala ko ba mahalagang project na to sa'yo? Sa company ni Mr. Marquez? Natahimik na si Ruby na supalpal sa ginawang pagsagot ni Altea. Sabay pa silang kumaway kay Dominic Argente na sumakay na ng sasakyan nito bilang pamamaalam. Salamat Ruby ah, for giving me a chance to prove na kaya ko pala kahit pa may isa dyan na lihim na hinihiling na sana ay mabulilyaso ako. Ibinuka ni Ruby ang bibig ngutit na hindi niya magawang magsalita. Marami ako natutunan sa'yo, huwag kang mag-alala. Isa sa buhay ko yan at hindi makakalimutan. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Altea matapos nang umitit pumasok ng locker room. Masama ang tingin sinundan siya ng tingin ni Ruby. Pilit na kinalma sarili upang pigilan ang galit niya. Ilang sandali pa'y sumunod na siya sa loob upang magpalit na rin ng damit. Bumalik na rin sila ng company. Pagkatapos magbihis, habang biyahe ay wala silang imik. Pagbalik ng kumpanya ng Marquez Designs ay kagad silang sinalubong ni Kenzo na abot tenga ngisi. Hindi na makapaghintay ang lalaking makausap ang dalawang babae, lalo na si Altea. Nakatanggap na ako ng tawag kani-kanina lang mula kay Mr. Agente. Pinuri niyang galing niyo, lalo ka na Altea. Salamat, kung hindi dahil sa'yo hindi natin makukuha ang deal ng project. Sobrang salamat talaga. Hulog ka ng langit. Sa sobrang tuwa ni Kenzo ay mahigpit pa niyang niyakap si Altea sa harapan ni Ruby. Bagay na lalong pinag-ugatan ng galit ng nasabing babae. Mr. Marquez, kuha ng atensyon ni Ruby sa lalaki dahil parang invincible siya sa mata nito. Nakailang banggit pa siya ng apelyido ng amo bago pa siya narinig nito. Yes, Ruby. Napakalas na nang yakap si Kenzo kay Altea na makitang reaksyon nito
Namumulang magkabilang tenga na binalingan niya sekretary. Nawala siya sa sarili. Noon pa lang niya naalala na kasama nga pala ito ni Althea kanina. Masyado siyang nawiling bigyan ng recognition ang una't hindi yung napansin ng sekretary niya. Thank you rin sa effort mo, Ruby. Malaki rin ang naging ambag mo. Parte ka ng success deal. Ngumisi lang si Althea na hindi inaalis ang tingin kay Ruby. Nais niya sanang sabihin na wala naman itong iniambag, kung hindi stress at kung ano-anong pananabutahe. Idagdag pa ang tungkol sa uniform nila na halatang planado. Buti at good mood siya. Hindi na lang niya inireklamo kay Kenzo. Nairaos naman ang lahat. Ano pa bang hahabulin niya? Walang anuman, sir. Proud na wika ni Rubin ang buong akala hindi makakarating ang lahat ng ginawa niya kay Althea sa kanilang CEO. Inaya ni Kenzo si Althea sa loob ng office para mas makibalita sa nangyari. Gusto niyang malaman ang details. Paano napapayag si Dominic? Mahirap kaya itong kausap. Mapili din ang mga hinaharap. Pinakita ko lang yung design, saka in-explain ko ng detailed. Naks, bilib na talaga ako sa'yo. Actually, madali naman siya kausap. Sasakyan mo lang siya na parang alon sa dagat. Huwag na huwag kang sasalungat at tsak nalulubog ka. Kumuha si Kenzo ng maiinom sa mini ref niya at inabot kay Thea. Tinanggap naman niya ng babae. Ganito palang feeling kapag may work ka na gusto mo. Satisfying. Ngumiti si Kenzo at naupo na rin sa harapan ni Althea. Lalo pa siyang nahulog sa babae. Ganitong klase ng babae ang gusto niyang maging partner at makasama habang buhay. Believe na believe ako sa'yo. Seryoso yun. Hindi kita binabola lang dahil nakuha mong project. Talaga? Sa tingin mo in the future, mas marami akong ipapasang deal? I mean, umaasa ako na hindi ang building tower ang una't huling project na gagawin ko. Oo naman, Althea. Kung magtatayo ka nga na sarili mong company ay paniguradong pipilang investors. Magaling ka. Maniwala ka lang, Althea. Hindi nga. Ang OA mo, Kenzo, ah. Oo nga. Totoong sinasabi ko. May talent ka. May mukha ka. Matalino ka at isa pa'y madiskarte. Oo na. Tama ng pangbobola, Kenzo, ah. Baka magkaroon ako ng hydrocephalus niyan. Nagkatawa na ng dalawa. Sa patuloy na pag-uusap nila yung inaya ni Kenzo sa Althea, kumain sila ng dinner sa labas bilang reward. Si Ruby, hindi mo isasama? Next time na lang, marami yung gawa na kailangan tapusin. Sa ngayon, tayo na muna. Sige, sabi mo eh. Na-imagine na ni Althea ang magiging itsura ni Ruby, oras na malaman itong siya ay may reward at hindi dito kasamang babae. Malamang abot sa butong na naman ang magiging galit nito sa kanya. O siya, Althea, mamaya ha? Walang pakialam na hinintay ni Althea si Kenzo sa labas ng building. Sa mismong parking lot, kahit pa pinagtitingin na siya ay hindi niya ito dito umalis. Niningitian na lang niyang mga tuo kahit daman niya na palihim siyang kinasusuklaman. Althea, hindi mo ba nabasang text ko? Sabi ko sa table mo na lang ako hintayin. Humahangos na titingin ni Kenzo. Bumaba ka pala talaga dito? Ayos lang, Ken. I mean, Mr. Marquez. Huwag ka na nga maging formal. Tapos ng office hours natin. Ano ka ba? Giniya siya ni Kenzo. Papasok na sa sasakyan. Umikot na sa driver's seat. Nag-book na ako sa isang Italian restaurant. Wala lang, namiss kong kumain ng pasta at lasagna. Sa narinig ay parang tutulo ng laway ni Althea, bigla rin siyang nagutom. Nakarehistro na sa utak niyang itsura at lasa ng mga to. OMG! Gusto ko rin ng Kenzo! Alam ko, kaya nga doon kita dadalhin. Wika ng lalaking pahapyaw na tinignan ng tiyan niya. Paano mo naman nalaman, Aber? Basta. Pagpasok pa lang ng resto ay hindi na mailihim ni Althea ang galak sa puso. Noon na lang ulit siya kakain sa ganong klaseng lugar. Noong nag-aaral pa siya ay madalas siya dito kumakain. At si Kenzo ang lagi niya noong kasama. Naalala na niya kung bakit siya dito ng lalaki dinala. Kamustang pasta? Sarap ba? Walang pagbabago. Other branch ito noong kinakainan natin malapit sa school. Tanda mo pa? Natigil sa panguya sa Althea. Saglit na nag-isip, nanlaki ang mga mata niya na paulit-ulit tumango. Ah, oo, naalala ko na Kenzo. Patuloy na ine-enjoy ng dalawa ang nakahaing pagkain sa mesa habang binabalikan ang nakaraan. Matagumpay ka na ngayon. Kailan ka ba lalagay sa tahimik, Kenzo? Stable ng trabaho mo at saka ang karir mo. Tumatanda ka na, kailangan mo ng pamilya sa pagtanda'y mag-aalaga. Masyado pa akong bata, huwag mo kong madaliin, Althea. Naisip ko na rin naman yan. Sumeryosong mukha ni Kenzo, humuhugot siya ng lakas na masabi ang susunod niyang litanya. May tanong ako sa'yo, mahirap ba akong matutunang mahalin, Althea?
Kenzo. Sa himig pa lang ni Kenzo ay alam na niyang tinutukoy nito. Siya, alagaan kita't mamahalin Althea, kayo ng bata. Mamahalin ko rin na parang totoong anak ang magiging anak mo. Hindi ko siya ituturing ng ibang tao. Kung ano man ang ari-ari ang meron ako, sa kanya ko rin ipapamanang lahat. Tila napasong mabilis na hinila ni Thea ang kamay na hinawakan ni Kenzo. Alam mo nang sagot ko dyan. Ganun ba ako kahirap mahalin? Subukan mo lang, baka naman may... Tumayo na si Althea, hindi na gustong takbo na usapan. Nasasaktan siya sa mukhang pinapakita ni Kenzo. Kahit kasi anong pilit niya sa sarili, malabo talaga na magustuhan niya to. Kung advisable lang na pwedeng palitan ng puso niya para tumigil na itong magmahal ng maling lalaki. Sana noon niya pag ginawang bagay na to. Hindi akong babaeng para sa'yo. Marahil ay on the way na siya at paparating na. Maghintay ka lang. Ako, after ng annulment namin, wala na akong planong mag-asawa pa. Mapakalang ngumiti na si Kenzo. Naintindihan mo naman ako, hindi ba? Ito na sanang huling beses na pag-uusapan natin ang bagay na to, Kenzo. Kapag inulit mo pa, hindi ko na alam ang gagawin ko. Baka piliin ko na lang na mag-resign. Hindi nagsalita si Kenzo. I am sorry, Althea. Hopeful lang ako na baka mahulog ka rin sa akin. Hindi natin alam. Biglang nagkaroon ng himala. Walang humor itong tumawa. Hoy, Althea, maupo ka. Joke lang. Napakaseryoso mo namang tao. Dinaan na lang yun sa tawa ni Althea. Alam niyo pinapagaan lang nitong loob niya pero ang totoo ang puso ni Kenzo ngayon ay mabigat at nagdurugo. Basta sa susunod na magmamahal ka o pipili ng lalaking makakasama, maging practical ka na. Doon ka sa kaya kang panindigan, gaya ko. Kenzo, joke lang. Ang seryoso mo talaga? Wala na sa plan at vocabulary ko mag-asawa pa after nito, Kenzo. Tama na, okay na ako. Anak ko na lang ang siyang asikasuhin ko. Mabagal ang takbo ng sasakyan ni Renz. Ayon sa napagtanungan niya ni isa sa mga employee ng Marquez Designs ay sa isang Italian restaurant dito bandang punta ng dalawa. Narinig daw nito kanina usapang plano nilang celebration. Hindi pa tapos ang office hours pero nagpunta na siya doon para daanan si Althea. Celebration? Ha? Silang dalawa lang? Anong dapat i-celebrate? Malamang ay date yun. Hindi nagtagal ay nakita ni Renz ang multo ni Althea at ni Kenzo na nasa labas ng restong pwesto. Agad siyang naghanap ng available na parking lot. Pasimpleng naglakad pa daan doon upang mapanggap na coincidence ang lahat. What a coincidence! Madramang hawak ni Renz sa bibig niya na tumigil sa tapat ng mesa ng dalawa na seryoso pa rin nag-uusap. Mr. Marquez, nandito pala kayo ng PA mo. Tingnan mo nga naman, ang late talaga ng mundo. Renz, napatayo na si Althea. Feeling niya'y nahuli siya ng lalaki na may masamang ginagawa. Muli siyang napaupo nang maisip na hindi naman dapat ganun ang reaction niya. Bakit siya magiging affected sa presensya nito? Kalokohan? Oh, Mr. Salmeda! Nagsakay ni Kenzo na tumayo para kamayan pa to. Batid naman itong may ibang agenda doon ng asawa ni Althea. Anong ginagawa mo dito? Sa dami ng Italian resto dito ka napunta? No, it's not what you are thinking. Hindi ko sinadyang istorbohin kayo pero biglang respeto ay lumapit ako na makita kayo. We are business partners, hindi ba? Isa pa, may kailangan ako sa PA mo. At ano naman ang kailangan mo sa akin, Mr. Salmeda? Sabat ni Althea. Hindi na napigil ang isang kilay na tumaas. Hinarap niya rin si Althea na naghihintay ng iba pahiyang sasabihin. Nagtataka na talaga siya sa sarili niya si Renz. Panay ang pakikialam niya sa buhay ng asawa. Nakita niya rin ito kanina sa golf course na may kasamang ibang lalaki. Pero hindi naman ganito. Iba ang selos niya kapag si Kenzo. Total na sa labas naman na tayo at wala pa sa opisina. Magiging formal na lang ako sa iyo, Althea. Humalokip-kip na si Althea. Okay. Titig na titig pa rin ang mga mata niya kay Renz na nakatayo pa rin sa may gilid ng mesa nila. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko kaninang umaga? Sinabi? Nag-isip si Althea kung anong maaring tinutukoy nito. Wala naman siyang maalala. Nakalimutan mo na kagad? Napamura si Althea sa isipan. Wala siyang matandaan. Saka kung meron man, dapat niya bang seryosohin ang lahat ng mga sinabi nito? Isa pa, hindi ba't sinabihan na kitang hintayin mo kot dadaanan kita? Sabay na tayong... Tinakpan na ni Althea ang bibig ni Renz gamit ang isang palad. Ganun na lang ang gulat ni Kenzo na munti ka ng bumanggang katawan ng babae sa lamesa. Hindi niya maiwasang matakot para sa magiging anak nito. Oo nga pala, nakalimutan ko. Hindi man gusto inangkla ni Althea ang isang kamay sa braso ni Renz. Napako doon ang mga mata ni Kenzo.
Gulong-gulo, ang akala niya hindi sila okay pero ano tong nakikita niya? Pasensya ka na Kenzo, may lakad nga pala kami ngayon. Yukod ni Althea, dinampot ng bag. Since isinabay niya ako kanina, nangako akong ililibre ko siya. Tumangulang si Kenzo. Babawi ako sa iyo soon, promise. Salamat nga pala sa celebration at reward. Halika na. Kinila na niya si Renz kahit parang ayaw pa nitong umalis. Gusto niya pang makita kung paano ma-pissed off si Kenzo. Puno ng inggit na pinagmasdan ni Kenzo ang paglayo ng dalawa. Nanatili siyang nakatayo, tinatanaw hanggang sa makalula ng sasakyan ang dalawa. Hindi pa sila tapos kumain ni Althea. Hindi pa nasa-serve ang dessert na order niya. Bumuntong hininga siya at muling naupo. Kinuha ang cellphone na tinawagan ng kanyang secretary. Si Ruby. Yes, sir. Nakauwi ka na? Hindi pa naman, sir. Pauwi pa lang. Pinapunta ni Kenzo si Ruby sa resto. Nangihinayang siya sa dessert. Pinalinis niya ang table at pinaserve ng panghimagas. Wala kang kasama? Tumango si Kenzo kay Ruby na matanggap ang tawag nito'y halos lumipad patungo doon sa lugar. Hindi lingit sa kaalaman niya na si Tay ang kasama nito. Nagtampo pa nga siya dahil dapat kasali siya dito. Sa huli siya pa rin pa ang panalo. Oo, umuwi na. Ano ba Ruby? Nakita mo na nga walang nagtatanong ka pa. Napansin niyang pananahimik ni Kenzo. Kaya maingay niyang ginuhat ang utensils. Nilantakan ang pagkain, panakanakan tingin kay Kenzo. Nabagamat hawak ang kutsari parang wala tong gana. Kain na sir, busog ka na ba? Napilitang ngumiti si Kenzo at winaglit sa isipan ang nangyari. Ang tagal ng panahon na mula nang may maramdaman siya kay Althea. Alam naman niyang wala siyang pag-asa. Kulang na nga lang ay ialay niya ang buong siya, pero wala pa rin epekto yun sa babae. Sa babae na masasabi niyang tanga pagdating sa pag-ibig kahit pa, anong talino niya talentado sa ibang mga bagay. Kulang na lang nga ilunukin niyang pride makuha lang sa Althea, pero wala pa rin talaga. Hindi pa rin mapipilit ang tadhana ng umayon. Patuloy itong bumabalik sa isang taong patuloy na nanakit sa damdamin niya. Pigil ang inis ng muling nilingon ni Althea si Renz matapos lumula ng sasakyan. Kung kailan nasa gitna sila ng pagkain, sapaka to dumating. Nananadya ka ba, Renz? Hindi mo ba nakitang kumakain kami? Ang galing palagi ng timing mo, gumisi lang si Renz. Ang dami mong reklamo, sinundo na nga kita. Sinabi ko bang sunduin mo ko? Hindi mo malang talaga pinatapos ang pagkain namin. Irap ni Althea, nanunuot na naman ng iritasyon. Sa bahay tayo kumain. Ipagluto mo ko. Yun ang magiging bayad mo sa paghahatid ko sa'yo. Bakit ako? Nandyan ang maid ah. Bakit hindi siyang utusan mo? So ikaw ang gusto ko, Luke Renz. I'm not your slave anymore. May trabaho rin ako. Hiniling ko ba na magtrabaho ka? Ulol ka ba? Bakit pa ako papasakop sa'yo? Susuportahan mo ba ako? Pumirma na tayo ng annulment. Kulang isang buwan na lang ang hihintayin at wala na tayo ugnayan. Anong karapatan mong hilingin na mag-resign ako para lang pagsilbihan ka? Asawa pa ba kita? Renz, wala na. Tapos na. Sa halip na akong pestihin mo, bakit hindi na lang si Eleanor ang puntahan mo at asikasuhin? Tsak na matutuwa yun. Hindi yung ako yung pinagtutuunan mo ng pansin. Stop the car right now! Bababa ako. At saan ka naman pupunta? Babalik ka dun sa resto? Wala kang pakialam kung anong gusto kong gawin sa buhay. Huwag mo kong paandaran yung pagsaselos mong mababaw. Mabilis na napapreno si Renz. Sa malakas na pagsigaw ni Althea, ano sinabi mo? Ako? Kanino nagsaselos? Kay Kenzo? Oh! Padabog na bumaba sa Althea na sasakyan. Abot-abot ang hingang na mewang. Hinayaan lang siya ni Renz. Sa halip na habulin ay mabilis na niyang kinaharurot paalis ang sasakyan habang niluluwagan ang suot na necktie sa laeg niya. Paglagpas ng dalawang kanto ay kagad din siyang nag-U-turn at bumalik. Medyo delikatong lugar na yon, kaya wala siyang choice. Masama man siya ay nag-aala rin naman siya sa kaligtasan ng babaeng ibinaba.